Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Ngayong araw na ito mga kabukid ay pupunta po tayo ng Barangay Balaring ng Natividad dahil tayo po ay natawagan kagabi ni Boss Kanyo na siya daw po ay magtatanim na ngayon ng palay. So puntahan po natin, saksihan po natin yung magaganap na taniman sa kanyang lugar, okay? Ito pong tatam ng ito, mga kabukid, ito po ay tinamna ng mais. Hinarbisan po natin ang mais ito and then prepare or nilang preparation para po naman dito sa pagtatanim ng palay. So samahan nyo ako mga kabukid. Municipality of General Mamerto, Natividad. Ayan mga kabukid, papasok na po tayo ng Barangay Balaring, Natividad. Makikita ko lang po sa inyo yung kondisyon ng lupang ito. Okay? So ito po ay nirotobator. Dating ganito itsura, ngayon ito na po. Okay? Bakit po? Gusto ko lang pong ipaliwanag na pagka ganito po senaryo, nirotobator, may damong konti, the best applyan po ng activator, no? May tubig na sanap-sanap, no? Pero kung dry naman po, ibig sabihin na hindi pa na rotobator, madamo, no? Dapat po kasi si activator po makarating sa lupa, okay, para makapagtrabaho po yung ating mga good bacteria. Pagka ganito naman po ang senaryo ng inyong bukid, madamo pero may tubig, pwede rin po siyang applyan ng activator kasi yung ating activator po mas active po siya pagka may tubig, dahil bacteria nga po sila eh, mga good bacteria. Pero kung dry naman po at madamo, huwag nyo pong isprihan, sayang lang po. Ang gawin nyo, irotobator nyo muna kahit wala pang tubig. Pag narotobator po yan, mahahalo po yung damo ng yung damo mahahalo po sa lupa. So pagka ganun, kahit walang tubig, isprayhan nyo po ng activator sa umagang umaga, yung may hamog pa po. Mas maganda rin po yun. Okay? So yun lang po, tip lang po mga kabukid. Pagka ganito kondisyon, madamo, may tubig, pwede nyo pong applyan ng activator. Pero make it sure na yung inyong pilapil ay hindi po tatakas yung tubig, kasi pag tumakas, syempre kasama po yung ating good bacteria. Okay? Tip lang po mga kabukid, no? So yan po yung scenario. So papasok na po tayo ng Barangay Balaring, yung po yung mga bahayan doon, no? Ito po bungad pa lang po. Ito na po ang kalakihan ng palayan dito, or isang portion lang po ito dito sa bayan ng Natividad. Okay? So takbo na po ako doon mga kabukid. Nandito na po mga kabukid, nandito na po ako sa Balaring kung saan nakikita nyo yung mais na nasa likuran ko. Yan po yung pasunod na tinanim natin na magkatatlong buwan na po, no? Or oo nga, magkatatlong buwan na siya. So ngayong katapusan daw po, tatagpusan na, no? Puputulan na po yung magtaas at matitira po yan eh, mga gabaywang na lang yun. Kinamitan po natin to ng kompletong Chechi Agritech, pamulalan preparation, activator, and farmer's friend, Maxi Grow. So, tara, tignan ho natin. Sa kabila ho niyan ay yung tatam na ng palay. So, puntahan po natin. Ayan, oh.
maganda na. Magkapila po yan. Dati po itong tinamna ng mais. I'm sorry, ng sibuyas. Tapos ngayon naman po, mais. Tapos ito pong ating tatamnan ngayon, yung pupuntahan natin, yan po ay tinamna naman po ng mais na hinarvest last month. So, pagka-harvest, nilagyan po agad ng activator. Ito na po yung punla. Ano? Nakabukit. Yung lahat ng nakikita nyong brown, ito po ay bubunutin at itatanim po dyan sa nakikita nyo. No? Ganyan po talaga magiging hitsura pagka ang inyong lupa ay tumana or tinatamna ng mais, sibuyas, no? So sinusuportahan lang po yan ng tubig, irigasyon. Kaya ito po ay walang tigil ang andar ng motor ni Boss Caño. Ipin nyo ka, nag-start na po siya magpatubig kagabi, hanggang ngayon umaandar yung motor para lang po mabasa yung lupang pagtatamnan po nito. Ito pong itsura nito ngayon. Oh, yung ilang pitak lang po yata munang mauuna. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na pitak muna mga kabukid ang tatamnan. Tupalo na po ito dahil kulang nga po sa tubig, no? So, magandang tamnan ng ano or isprehan ng activator. Ayan, no? Pero nalagyan na po ito mga kabukid. Kaya kung pansin nyo, yung mga bagaso ng mais ay bulok na, no? Malutong na. Pag inapaan ko, malutong na. Ayan, lagay sila ng tubig. Ito naman ang nilalagyan. Isipin nyo mga kabukid, kung ilang libo pesos ang nauubos dyan para mapatubigan lang yan mga kabukid. Ayan po ang backup ng mga tauhan ni Sir Isagani. So lalapitan po natin. Tinamna na. Itong tanim dito, yung po yung sobra doon naman kay Boss Ome, doon naman sa bikos ng Rizal, dito po nilagay. Dahil pong tauhan ni Sir nakasama dito po, dire-diretso ang patubig. So yung mga nakikita nyo, damo-damo, yan po ay stock ng mais na iniwanan ng harvester. Matutunaw na po yan, no? Yan naman po yung mako-convert sa organic fertilizer na kabukid. So umpisa na sila, hagis na ng mga punla. May dala na po pala silang pananim. Masaya na naman po ang lugar na ito ngayon sa dami ng magtatanim. Napanood nyo ba yung ating video? Hoy! So, ito yung part 2, no? Ayan, oh. Baka may mga babatiin kayo, batiin nyo na. Magandang umaga from El Kabukid. Ayan. Dito na naman si Ate Regine. Ayan. Kung gusto pa yung mga taga Norte dyan. Ayan, okay. So masasaya po sila mga kapatid. Masaya po sa mga namin. Malungkot na kami. Oo. Ayan, si Boss. So hey, oh, si Budoy. Budoy, kaway. Hmm. At ang pinaka yung mga po
ang pinaka bossing ng lahat, si Sir Isagani. Sir, kumusta po kayo? Okay lang. Natawagan ako ni Boss Kanyo eh. Ay, ganyan na ba? Akala ko 25. Eh, ngayon na. Nakayari na kami doon sa isang lugar. Eh. So, saan galing ito, sir? Na sumobra. Sumobra kahapon to. Doon sa pinaluman namin. Ah, kaya inano ngayon? Pinala na namin dito. Kaysa masayang lang eh. Tama, tama. Pakinabawan na dito. Itanim lang. Kaya nga. So, yan yung ginagamit nyo, sir. Yan na ba yung hook natin? Oo, oh, yeah. Ikinabit ko na. Nakita ko eh. Hila-hila yung nagkakot. Ayun, mga kabukid. Ano? So, ito. Ay tatamna na po ngayon. Ito palang binhi na to ay sobra doon sa hulo. Sa hulo. So ilang ektarya po yung tinamnan nyo doon, sir? Pito. Pitong ektarya. Doon naman kay Boss Omi, may git dalawa, no? May git dalawa po. So ito naman, isang ektarya. Kaya lang, matatamnan ho ba yung doon? Medyo maano pa eh. Ah, baka habulan na. May hand tractor na ring magkukuhan, gagawa doon. Ayan. Parang piyesta naman ho dito, mga kabukid, oh. Dami nila. Ayan, mga kabukid, ano? Sabay-sabay na naman silang nagtutusok. Nagtutundos. Nagtutundos pala, sorry. Kanina, nandito lang po yan. Ngayon, nandun na. Ayan. Kinorek po ako ni Boss Suhe. Tundos daw po, tundos. Ayan. Ayan. Baka may babatiin ka, Boss Suhe. Artistang artista ka na ngayon. Pinabate kay mga mananay. Yan! Eh, mga kabukid, yung nakikita nyo, si Sir Isagani po yan. Talaga namang ayaw pang ipagkatiwala sa mga tao niya. Siya pa rin ang gumagawa. Anong sipag naman talaga, mga kabukid? Ano, halos kalahati na po, mga kabukid, yung nalalagyan. Malaki-laking pitak na to. Sa kabila ito eh. Ilang pitak. Ay, pwede. Yan, mga kabukid, ano? Next month, i-harvest na rin po itong mais na ito. 2 hektarya po ito. Nandun pa po yung 1 hektarya halos sa katabi ng ilog. So, ngayon, ito po yung tinatamnan ngayon natin ng palay. So nirerotobator ni Boss Kanyo yung portion na yon. At yun palang binhi na dinaan na natin kanina, mga kabukid, ay jasmine rice pala yon. So yung inaararo ni Boss Kanyo, dun po pala itatanim yung jasmine rice na yan. Nakaagaw lang ng attention sa akin to, mga kabukid, ano? So tanungin natin sila kung ano yung mga kinukuha nila rito sa bukid. Ito po ay fast and furious. Kailangan mapatag kasi yung pong binubunot nila dito po yan itatanim sa tinatraktora ni Boss Kanya. So tanungin po natin itong isang batang ito. Kuya, magandang umaga sa'yo. Napansin ko lang, kuya, ano ba yung kinukuha mo, kuya? Susuhong, sir. Ano ho yan? Susuhong po. Susuhong? Anong ginagawa dyan, kuya? Inuulo po, sir. Ang isang kami. Nakakahiya. Nahihiya si kuya, no? Masarap ba yan, kuya? Masarap? Masarap po. Ayan, oh. So, yun pala, mga kabukid. Anong sarap to? Susuhong po. Susuhong, no? Dami ho nila. Yan po, mga kabukid, dahil ito po ay tinamnan ng mais, kaya po naglalabasan yung mga ganyang klase ng insekto na napapakinabangan po ng ating mga farmers.
Gaya po ni Kuya, oh. Boss Kanyo, anong masarap na luto dyan? Atubo. Atubo. So, so, yun po, no? Ito naman, mga kabukid, si Boss Kanyo naman na nag-iintindi ng mga lupa ni Sir Isagani dito sa Barangay Balaring ng Rizal, no? Boss Kanyo, ito ho ba ay tatamnan nung binubunot na yon? Oo, oh, tatamnan din yun. Oh. Pero ito yung na-activator natin, ano? Oo, oh, nagamitan na activator to. Nagamitan na activator. So, ayun. So, niraras po ni Boss Kanyo kasi yung pong mga binubunot nila, dito po itatanim. Dito ililipat. Kaya, talagang hapit. Kailangan hapitin. Alas stress pa lang ng madaling araw kanina. Nag-under na ako ng bomba. Ayan, no? Maagang mayari. Buti na lang at umulan. Buti na lang umulan. Malaking tulong yung... Malaking tulong, no? Napalambot yung ano, napalambot yung... lupa. Yeah, ito po, lumalabas lang yan dahil ito po ay tinamnan ng mais. So, first class na ulam. Ayan, sa kanila, no? Pero tatry ho sa loob ng isang taon to, eh. Tatry ho natin to, mga kabukid. Mamaya tikman natin kung makakaluto. Tikman ho natin yan. Ayan, yun. So, ayan, hindi na nakakain yan, kuya. Baka madampot mo, ha? Kalupihan na yan. Magandang umaga po sa inyo. El Kabukid po, El Kabukid. So ito ho ba ay bubunutin lahat daw ngayong araw na to? Bubunutin na po lahat. Ah, may ititira pa rin. Ah, sobra na. Ayun ano, mga kabukid, pagkakabunot nila, tatalian ho nila ng ganito. Anong tawag dito, kuya? Isang big kiss. Isang big kiss, ano? So tatalian ho nila para naman ma-transfer, no? Mabilis yung pagdadampot nila ng punla. Tapos huhugasan, itataktak yung ugat. I'm sorry, yung lupa, no? At ang maiiwan ay purong ugat lang talaga. Ayan, ang bibilis. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Mga mahihain tong mga nalapitan ko. Sangko. Si Sangko, si Kuya Sangko. Kuya Sangko, ilang taon mo na po itong ginagawa? Tatlo. Tatlong taon pa lang? Eh, ano po dating trabaho nyo, Kuya Sangko? Sa bukid pa rin. Oh, yan, no? Talaga sila ay... Eh, yung mga anak nyo, Kuya Sangko, katulong nyo na rin dito? Wala rito. Ah, wala rito. Mga pumapasok, trabaho. Yan, mga kabukid, itataktak pa, no? Para matanggal yung ugat. Ay, ang damo. At lupa. Tapos tatalian. Hindi ho birong trabaho ito, mga kabukid, ha? Masakit ho sa bewang yan. Akala nyo lang, madaling tignan, pero mahirap po yan, no? Tatak-tak. Sakripisyo. Pagka hindi po nila ginawa yan, marami ho tayong magugutom na Pilipino. Nakaroon ho tayo ng problema sa ating bigas. So, ilang sandali lang, mga kabukid, ay halos may tubig na po itong lahat. So special ho pala ito sa kanila, itong insektong ito. Ang pangalan dito ay susuhong. Yan. Yan, mga kabukid, yung nakikita nyo pong mga kinukuha ng mga batag yan, ang tawag po nila dyan ay susuhong. Isang uri ng insekto ito, kagaya po nito. Yan. Nakikita nyo yung lumalangwi-langwi na yan. No? Masarap daw po yan, hindi pa naman po tayo nakakatikim yan. Tignan mo, mga kabukid, oh. Yan, ganyan po ang itsura niyan. Ang tawag po nila rito ay ano daw po? Susuhong, ano? Ayan, no? So, masarap daw po yan. Hindi pa naman tayo nakakatikim. Si ate, marami na rin pong nahuhuli.
kaunti pa lang. Oh, ayan, oh. So, yan po ay biyaya galing sa lupa. Oh, mga exotic. Ayan, oh. Nagtitiktok si Kuya. Oh. I-subscribe niyo ako ha, El Kabukid, sa aking YouTube channel ha. Oh, shout out. Okay, papalikan po po ng isang hello ate. Hello. Oh, subscribe niyo ako, El Kabukid ha. Oh, yan. Mataas po sa protein yan, mga insect. Ayan po si Sir Sagani na naka-green na yan, nakasumblero na puti. Ang bossing ng lahat. Ah, si Sir, nakayapak na po. yapak na. Ay, talaga. Hindi rin mapirmi. Marami palang biyayang nakukuha ito, Sir. Namumulot ng susuhong, oh. Masarap daw yan. Hindi pa naman ako nakatikim yan. Sarap yan. Oh, hindi maintindihan. Marami lang nakukuha ito si Kuya, yung anak ni Kanyo, eh. Marami na ba na ulit? maano natin mamaya, matitikman. Adobo daw masarap dyan eh. Dami eh. Siguro kung dalawa, tatlo lang nang lunguha eh, baka puno na yung isang balding ganyan. Parang playground lang sa mga batang ito, mga kabukid oh. Ikot ko po mga kabukid yung camera ko 360 degrees ano po para makita nyo po yung buong paligid nitong ating lokasyon. Yan po, nakikita nyo nagpapala dyan si Buscanyo po yan, naayos siya po yung pilapil. Yan naman pong naka-grill na may sombrerong puti si Sir Isagani at yung ating mga kababayan farmers na nagbubunot ng punla. Then, nandun na po yung karamihan nating nagtatanim. Ano po? Halos patapos na po yung itong kahabaan ng isang banos na yan. So ito po ay lilipat na po sila rito. Konting oras na lang po, no? Yung kabila po yun ay tinatraktora. Tatraktorahin na rin po yun, no? Pinapapasukan lang natin ng tubig or ni Boscanyo. And then ito na po ang kasunod dyan, itong isang mahabang banos na to hanggang dun. So maghapon po itong trabahong ito. Halos patapos na po mga kabukid itong portion na ito, ano? Nang tatamnan yung dulo, tapos susunod na po itong inaararong ito, tsaka po yung katatapos ng araruhin. At ito na po, no, itong kahabaan, no, o isang banos na to. Yan na po yung susunod na aararuhin para maitanim na po itong binhing ito. Mga kabukid, ano? Ito na po yung hinuhuli kanina doon sa bukid, ano, kung tawagin ay susuhong. Ito na po yun, no? Luto na. Ano? Adobo? Adobo. So, titignan natin yung exotic food. Ayan, kasama ko po si Sir. Ah, magtatanghalian na po kami.
Special po ito dito sa kanila. Yan, si Boss Canyo. Yeah. Okay. Let's eat with the Sosohong Exotic Delicacies. Katatapos lang namin mag-lunch, mga kabukid. Balik na naman po sa gawain itong ating mga kababayang farmers, ano? Yan. Kaunti na naman itong tatam na nila. Kaya lang eh, naantala dahil yung tubig ang inaantabayanan nila. Alam mo, mga ate? Oo, yung tubig. O, kaway-kaway po, ha? Follow nyo po ako or subscribe. El Kabukid, ha? Ayan. Buhay ate. Ng mga family ko. I love you. Yeah, no? Oh, talagang, may, talagang ma-inspirasyon si ate. Mga kabukid, sila rin po yung nagtanim doon sa isang portion ng lupa ni Sir Isagani doon sa Bicos, ano po, sa Sitio Pantok. Oh, sila rin po yun, sila rin grupo. Kaya lang konti sila ngayon kasi maliit lang naman yung area ng ito. Kaya hindi nakasama yung iba. Mga kabukid, kung makikita nyo po sa video ay marami pong nakalutang na mais, no? Katawan ng mais. Pag nag-submerge po yan ay papatak din po yan sa lupa. Parang ito. Ito po yung naunang tanim kasi ito yung sobra doon sa Pantok. Sitio Pantok. So dito po dinala. Ayan. Kulang lang po talaga sa tubig. So ito naman ngayon yung araruhin ni Boss Canyo. Eh, si Sir Sagani po yung naka-green para matamna na rin po maya-maya. Napakarami na pong tao dito sa bukid na ito, mga kabukid, ano? Marami na pong nangunguha ng ano ba, susuhong. Susuhong, ano? Yan po ay biyaya ng lupa, mga kabukid. Exotic food. Mga naka-standby po yung ating magigiting na mananim, ano? Starring po si Kuya Suhe. Ganito po kasaya ang sitwasyon namin dito, mga kabukid, ano? Habang hinahan tractor, tuloy po ang tanim. Sa pangungulan ni Boss Canyo. Yan, habang hinahan tractor, ang ating masusugid na mananim ay tuloy po ang pagtuldos. Halos patapos na po, mga kabukid, ano? Wala na pong 1/4 itong tinatam na ng ating mga kababayang farmers. At talaga naman, sakripisyo. Dahil tinabot po ng gantong oras, dahil ang dating po ng tubig ay mabagal, no? At salamat na rin po tayo sa panahon dahil hindi po nagpakita ng sungit si Haring Araw. Ayan, masasaya na po ang ating mga farmers at sila ay makakapagpahinga na ilang sandali na lang. Uwi ang time na ba? Mga ate, kuya, uwi ang time na ba? Ah. Ayon, pwede nang iunat, ah. Pwede nang manood ng TV, mag-relax.
iniahon na ho ang traktora. Ibig sabihin, tapos na. So, ang natira po ay mananim na. Tutuldos na lang po ng palay itong ating bukid na ito. Okay, ayan. Ayan, mga kabukid, ano? Malapit na pong matapos itong ating ginagawang pagtatanim dito po sa Barangay Balaring, no? Sa bukid po ni Mr. Isagani de la Cruz, okay? Maraming maraming thank you po, no? Kaya Boss Canyo, kay Sir Isagani na sobrang abala naman, no? Hindi ko na nakausap. Anyway, nagpapasalamat po tayo una-una sa Panginoon sa binigay niyang magandang weather, no? At lahat po tayo nagbenepisyo, walang init, no? Although pagod, syempre kasama po talaga sa hanap buhay yan. Maraming maraming salamat sa aking mga subscriber na patuloy na nag-aabang ng aking mga bagong videos na ina-upload, no? Thank you po sa inyong lahat. At syempre, sa mga gusto ring sumubok ng aming CHC product, pwede po kayong mag-inquire sa aming Facebook page na CHC Agritech Organic Japan Technology, sa aking Facebook page na El Kabukid, dito po sa aking YouTube channel. Ihabol ko na rin po yung aming Shopee store na Linians. Maaari na po kayong mamili ng mga CHC product na gusto nyo pong i-avail. At syempre sa number na makikita nyo po dyan sa inyong screen. At syempre sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe na po kayo, El Kabukid. At like and share na rin po. Ingat na lang po tayo sa ating mga pinagkakaabalahan sa araw na ito. At God bless po.